morning guys. Dito po tayo ngayon sa The Pearl para maglinis ng aircon. Pero papakita ko muna sa inyo ang magandang view dito sa Qatar. Yan po. So, tatawa po doon sa ating gagawin. At ating pong umpisa na. Prepare na po siya ng gamit ng tools para sa pagbaklas ng aircon. Ayan po ang gagawin natin. Service-an po natin itong unit na ito. Dilinisan ng strainer. Lalagyan ng drain pan insulation. Dilinisan ng yan po yung air filter. Was lang po and enjoy. Umpisa na kami. Ang gagawin ay tanggalin ang air filter para linisin. Ayan po, tinatanggal na yun. Kaso hindi matanggal. Hirapan po siyang tanggalin kasi maliit yung kanyang screw. So kailangan nating baklasin itong faring para mabunot ang filter, pero kaya yan. Diyan lang kayo at manood. Enjoy for watching. Dito muna tayo. See guys, very dirty. Dusty. Ito pa yung filter, air filter ng FCU. So natanggal na po natin ang air filter. Dito po tayo mag ilinis tayo ng strainer. Okay. Hello guys, ito po ang gagawin natin ay ang maglinis ng strainer. So kailangan po nating saraduhan ang bulb, ito supply bulb. So return bulb. Ah, maipit. Sarado na po. Then atin pong bubuksan ang strainer. Ito yung strainer. Andito yung strainer niya. So, kailangan ergis muna natin ang tubig para wala siyang pressure. Okay. Buksan natin ang strainer. Ito po yung strainer niya. Ito. So, ating babaklasin ito.
makita nyo, ito yung strainer nya. Pwede nating release na lang to, or tanggalin natin yung strainer. So gagamit tayo ng panahod. Ito yung pangsawat natin. Langos yan dito, papunta doon sa drain. Release natin ito para yung tubig diretso na sa drain. Yan. Okay. So, ating bubuksan na itong i-release muna natin yung tubig. Tapos bubuksan natin yung natin ito para hindi ito nalaglag. Wala na siyang tubig, so buklasin natin ang strainer. Ito natin ito, ito natin itali. Sigurado muna natin para hindi siya tumulo. Okay. So, buklasin natin to. Ito po yung strainer, nalilinisin, so madumi oh. May putik sa loob. So nilinisin ko to para matanggal yung buhangin sa loob. May mga buhangin at saka ano, putik. Tapos kabit muna uli natin itong pansaho para hindi siya tumulo. So ipa-flushing na po natin. So kung pag-flushing po, kailangan yung return valve ang bubuksan nyo para yung tubig papunta doon sa coil, palabas sa strainer. Okay, buksan natin yung return valve.
Wait po, kailangan po nakabukas ang aircon para mabuksan itong actuator motor. Dapat kasi ito, bukas yung unit para mag-open itong actuator motor. Okay, just wait lang po. Bubuksan kayong aircon. Okay. Yan po, bukas ng aircon. So, kailangan ito nakabukas para lumabas yung tubig. So, hintayin natin bumukas ito para mag-release yung tubig. Sarado pa siya. So ito po yung actuator motor. Ang purpose po nito, ito yung nagko-control ng flow ng chilled water papunta sa FCU. Kinokontrol ito ng thermostat. Hindi. Oh. Yan, ito po yung strainer, malinis na. Ikakabit po natin pagkatapos ng flushing. Yan, tumataas siya. Yan. So now, bubuksan natin ulit itong strainer. So makikita niyo po yan, no? Maitim yung tubig. Yung tubig na yan yung galing po sa coil. Yan po yung tinatawag na backwash. Flushing galing po this coil na to. Para yung mga dumi na naipon dito, mailabas niya dito. Yan po, malinis pa siya. Ayan ang malinaw na siya. Okay na yan. Ibig sabihin, okay na yan. Wala na siyang dumi sa loob ng coil. Okay. Ganyan lang po maglinis ng strainer. Tapos sunod natin lilinisin itong cooling pan. Ayan, dumi po. Ito.
linisin natin itong drain pan para hindi siya magbara itong drain line. So kailangan malinis lagi yan. Okay. So ngayon po, tapos na ating flushing. Ibabalik na ulit po natin itong insulation. Para hindi siya mag-moisture, kailangan natin po ibalik yung insulation. So bubuksan na po natin itong return saka yung supply valve. Okay. Ayan po, lumalamig na siya. So ngayon, lalagyan po natin ng insulation to para hindi siya mag-condensation, para hindi siya mag-moisture kasi malamig, kasi malamig tong pipe na to, kailangan may insulation to. Kukuha po ako ng insulation foam at saka insulation tape. Ito po yung insulation foam. Ito po yung ating ibabalot dito sa pipe. At ito. Ngayon po. Kabit po natin itong actuator motor. Ito po yung actuator motor niya. Nozzle pack lang ito. Ayan po. Nakakabit na siya. Ito na. Insulation. Linisin yung drain pan kasama ng paglilinis ng drain line. We'll be right back.
tapos ng ating insulation. Linis ng strainer. Linis ng drain pan. Susunod po natin gagawin ay paglagay ng insulation ng drain pan. Ito pong drain pan na ito, lalagyan natin ng insulation. Mahina po siya mag-drain, so kailangan po natin linisin yung floor drain ng kitchen. Yun po, linisin natin floor drain na yun. Ayan guys, tapos na po ang ating drain pan insulation. Ayan, hindi na siya magmo-moist. Dinali po yan ni Will Valentino, ang batang Cabiteño. Shoutout po sa taga Cavite, sa San Taga Sanga. Taga Imus Cavite. Imus ba? Bakor. Bakor! Taga Bakor pala. Diyan po sa bandang, sa barangay, ano nga barangay? San Nicolas 1. Bakor. Sa Tolentino family dyan. Shoutout po. Okay lang po si Noel dito. Nasa mabuting kalagayan. At in love. Yeah, boy! That is light. Ah, see? Ayan po, tapos na yan. At yung ng ceiling. Sunod po, ibabalik na natin itong filter. Malinis na siya. Patuloy muna natin. Kakabit na natin itong filter. Ayan po ang filter. Kailangan nyo umulit ang butas dito sa labas. Kasi ang airflow niya papunta sa dun sa unit. Andito yung return niya papunta dun. So, isa pa po. Ayan. Yeah.
pasok niya. Ayan. Nasaan na yung ano? Gipon mo. Pasok mo sa loob. Parang nasaan ba yung ano? Screw. Tala yung screw eh. Tama ba? Tama eh. Hindi kailangan nakapasok pa to. So, so kailangan pa tayo ng aircon. I-off natin ang thermostat para hindi mahigop yung filter. Off. Yan. Okay. Balik tayo ng ceiling na. Tapos na. Laban. Done na po.